Si Dr. Morris na ang gagawa ng surgery. Dr. Lee! Meron yung aneurysm, pero hindi na puputok yun. Lumaki na siya at parang malapit ng pumutok. Pero kung itaas-baba natin ang blood pressure niya, magkakaroon pa tayo ng oras para sa kanya. Pero ang papa ko, nakita mo naman sa loob ng tiyan niya, parang may puputok na, di ba? Alam ko yun. Kaya lang dapat kong unahin yung pasyente ko. Hindi pa naman puputok sa kanya eh, hindi ba? Kung ang aneurysm pumutok dun sa site, hindi na sana siya nabuhay sa kotse pa lang. Kung hindi ko ang gagawa ng surgery sa papa ko, mamamatay sa doktor! Wala akong tiwala kay Dr. Maris, kaya pakiusap ikaw na lang. Daphne. Wala akong pakialam kahit ano pang isipin mo sa akin o sabihin wala akong puso. Sa totoo lang, hindi ko kaya ipaubayan sa katulad niya ang pag-oopera sa papa ko. Kaya nga nakikiusap ako sa'yo ngayon. Pag ang aneurysm ng pasyenteng to pumutok, walang ibang makakapagligtas sa kanya. Hindi kaya pa dapat pa siya pumutok sa kanya. Baka hindi pa talaga yung puputok. Ang umasa lang ako sa salitang baka. Daphne, parang sinasabi mong mabuti pang patayin ko na lang siya, pero hindi. Kahit na puro daldal lang si Dr. Morris, may kakayahan din siyang ayusin ang ganong klaseng problema. At isa pa, kailangan may experience ng doktor ang humawak ng iba't ibang kaso para matuto siya. Iba't ibang kaso? Ang papa ko, isang ordinaryong kaso lang ba ang tingin mo sa kanya, Dr. Lee? Daphne Jung! Hindi mo talaga gagawin? Captain Sandro, pwede ba pag-isipan mo muna itong mabuti? Ano ka ba? Maraming kurba ang Yuido pipeline na parang maze. At ang entrance, maraming pasikot-sikot. Kaya sa likod ka lang makakaraan. At sa laki ng katawan mong yan, hindi magtatagal ng 30 minutes ang isang tangke sa'yo. Matagal kong magagamit ang isang tangke. 10 papunta, 10 pabalik, 10 para gumawa doon. Kung bibilis lang kong kumilos at mapindot ko yung switch, edit tapos... Eh wala nga kuryente! Ano switch ang pipindutin mo doon? Pero sigurong ganun. Ano ba? Walang kututuran niyang gagawin niyo. Kailan niyo ba huling sinuntok ang taong yun? Ngayong para saan to? Alam mo bang sabi nila? Itong center ng monetary funds. Kailangan maayos ang pipelines para mabuhay ang soul. Pero bakit naman tayo ang kailangan gumawa nun? Hindi na tayo nakakapagligtas ng mga namamatay ngayon. Hindi mo ba nakita mga nangamatay nang nawala ng kuryente? Ay, sa palagay ko masyadong delikado pa rin yun. Mag-isip ko naman mabuti, Captain. Hindi! Wala nang dapat na pag-usapan. Gagawin ko to. Tulungan niyo na lang ako pagpasok. Kung sinabi mong kailangan natin gawin to, sasama ako sa'yo. Ang sabi ko, ako lang, kaya ako lang. Ako ang kapitan, kaya ako lang mag-isa. Alam niyong delikado yun, kaya bakit ko kayo padadala doon? Shirley! Shirley! Bigyan mo ako ng sandwich para makakain muna ako. Walang bleeding sa ibang organs at yung spleen lang ang may sugat. Dr. Daphne, mas mabuting isin muna yan, di ba? Ikaw lead surgeon, di ba? Tinatanong ko kasi ikaw ang guardian niya. Pag isil ko to, mas magiging mabuti yon. Kaya lang, iniisip ko kasi, mas mabuting tahiin na lang to kaysa tanggalin, hindi ba? Bakit kailangan ko pang mag-desisyon? Eh, desisyon mo yan. Okay. Isisil ko na lang at gagawin ko yun na maganda at maayos. Dr. Daphne, panoorin mo ako. Nurse Julia, pabot ng gamit. Uy! Doktor! Nasugatan mo na yung spleen! Okay lang. Malambot kasi ang laman, kaya madaling masugatan eh. Wala naman yun. Mag-focus na lang tayo, ha? Sika, itali mo na. Oo nga pala. Ano ba? Sa bagong puso. Uy! Ano bang ginagawa mo? Malabot kasi. Uy, malamang maayos yan. Mapapalaw na ako sa'yo eh. Ayusin mo yung ginagawa mo. Ay, nako. Bakit kasi ang dali mapunit nito eh. Lambot-lambot naman kasi ng blood pressure niya. Eh. Hindi magandang lagay niya. Pumapagsak na dalian mo. Scalpel. Ang galing mo, Doc. Tama yung ginawa mo. Naagapan mong pagputok. Parang puputok na nga eh. Kaya nga nakatulong ang buong katawan. Pero kung titignan mong blood vessels niya, parang ang gulo-gulo, no? Wala kasing naging maayos na gamutan, kaya ganyan.
Scalpel. Tubing. Doon sa kabila. Sige na. Gastrointestinal section. Oo. Ayan, maayos na ang lahat. Gawin na natin ang clamping. Okay. Oh, nasa tamang lugar na ang clamp, pero napupunta pa rin sa artery pababa. Ano? Isaction mong mabuti. Nakita mo naman, kahit anong gawin ko sa kanya, hindi nagiging maayos ang nangyayari. Dapat siguro i-extract na natin to eh. Bilis alisin mo na. Gusto ko lang talaga mailigtas ang papa ko. Sige. Ikaw, Nurse Julia, tama ba yun? Kung yun din ang iniisip nyo eh, pareho na iniisip ko ngayon. Yun ang gagawin ko. Nurse Julia, scalpel. Magaling ako sa paghiwa eh. Ina ko! Ang mata ko! Ina ko! Okay ka na ba, Doktor? Tumayo ka na dyan! Bumalik ka na rito! Tumawag ka na ito, Doktor! Nurse Julia, tumawag mo sa Doktor! Hindi, ipabuntahin mo rito! Tumayo ka na! Ang hirap-hirap naman kasi dyan eh! Ayoko mamatay ang papa ko! Hindi kasi normal yan eh! Second stage stroke na yan! Ay, Doktor! Ay, tumigil ka na! Napupunit siya bago pa natin makuha! Nakuha ko na. Clamp. Dr. Harvey, kailangan ka namin sa kabilang kwarto. Inaalis ni Dr. Yu yung spleen, pero lalo lang niya napunit yun. Bumuka na yung spleen. Ano? Bilisan mo! Baka mamatay ang papa ni Dr. Jung! Hindi pwede. Sumabog na rin kasi yung nandito. Dr. Lee naman! Bumabagsak ang BP niya. 60 over 40. 133 yung heartbeat. Kayo na lang ang gumawa ng paraan. Bumalik ka na. Hindi ako pwede. Hindi pwede to. Hindi ako papayag na mamatay ka ng ganito lang, Papa. Ano sabi niya sa'yo? Sabi niya hindi siya makakapunta dito. Bakit? Nagkakagulo rin sila doon kasi pumutok yung aneurysm ng pasyente. Paano na to? Doktor, yung tumayo ka na dyan at ituloy mo na to! Naman, ayoko na. Hindi ko na kaya. Hindi ako normal sa kayon. Kung nandito lang si Doktor Han, kumilos ka na dyan. Bumabagsak ng blood pressure niya. Alisin mo na yung clamp. Naalis ko na. Anesthesiologist, kumusta ang pasyente? Okay na ang lahat. Tumataas ang BP at normal lang heartbeat. Kaunting-kaunti na lang. Huwag kang bibigay, please, Papa. Mabuti pa tumawag na kay ng iba. Kahit na sino sa surgery department. Dr. Jung, hawak mo yung main artery, tama? Oo. Ngayon, Dr. David, i-clamp mo yung artery na yan gamit to. Huh? Kailangan natin pigilan ang daloy ng dugo para may ligtas ang pasyente. Hindi pa ako nakakagawa ng ganun. Paano kung magkamali ako nang hahawakan? Ano pang ginagawa mo? I-clamp mo na. Bilisan mo na! Mamamatay ang papa ko! Ayun na. Talaga? Umubro yun? Pahingi ako ng isa pang clamp. Ano? Ha? Maayos na, diba? Tumataas ang BP niya. Tumataas ng BP niya. Ang pagdurugo na pigilan na. Ay, salamat. Ay. May dagdag na panahon na tayo. Chief Kang, pinasabihan ako ni Dr. Harvey. Kailangan niyo raw ng tulong sa operating room na to. Chief Kang, pakiusap, iligtas niyo yung papa ko. Baka hindi na niya matagalan. Nagkaganito siya kasi pumutok ang artery niya at ang BP niya bumaba kanina. Huwag kang magalala, hindi yan malaking problema. Unahin natin ang pag-alis ng spleen. Tapos noon, i-control natin ang blood loss mula sa artery niya. Sige nga, tignan natin to. Captain, si Congressman. Captain, nandito ako! Fighting! Go, go! Fighting! Sa palagay niyo, may valve kaya sa lugar na to? Wala nakakasiguro noon, Captain. Hoy, Captain. Paparating na siya. Hindi na dapat siyang pumunta rito, pero ginawa pa rin niyang para sa inyo. Salamat sa iyo, Captain Sandro. Anong ginagawa mo? Mamamatay na ba ako? Hindi naman ganun. Nandito ako kasi malaking bagay ang gagawin mo para sa bansa. Pumunta ako dito kasi para bigyan ka ng suporta sa kagitingan mo. May hinandang gold envelope si Congressman para sa kagitingan gagawin at para lang yun sa'yo. Tingin niyo ba ginagawa ito ni Captain para lang sa gold envelope? Erwin, ano ba?
Pasensya na kayo. Pero sa ganitong sitwasyon, sa tingin ko walang magagawa ang isang tulad nyo. Sa gabal lang talaga kayo. Sana maintindihan nyo ako. Tama ka. Naintindihan ko. Sige, mabuti pa. Alis na ako. Sa inyong lahat, fighting! Kahit na nagkaroon ng konting bleeding, basta maalagaan lang siya, walang magiging problema. Maraming salamat po. Nag-alala ka ba ng husto? Dahil hindi ako gastrointestinal doctor? Nakagawa na rin ako ng mga emergency surgery tulad niyan. At nung panahong residente pa ako. Mabuti pa, maghilamos ka muna. Linisan mong mukha mo dahil yun sa kakaiyak mo. Okay lang. Muntik na kasi siyang mamatay eh. Kaya dito na lang muna ako. Ito. Salamat, Dr. David. Salamat dun sa kanina, pati na rin sa ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, ang papa ko, siguro wala na siya. Wala yun. Nakala ko mamamatay din siya, kaya taklasot ako eh. Muntik na mamatay ang isang tao. Hindi ko na mapapalagpas kay Dr. Harvey. Oy, bakit ka ba ganyan makatingin sa akin? Alam mo ba kung gaano ko nataranta na maisip kong mamamatay yung pasyente ko? Kahit na ganito ang buhay ni isang gastrointestinal doctor, hindi lahat kayang gawin yun, no? Ay. Ipinakita mo lang sa amin na hindi lahat ng doktor na tulad mo kaya talagang gawin yun, Dr. Maurice. Kamusta pang papa ni Dr. Daphne? Buti na lang naalis agad ang spleen at napigilan ang bleeding niya. Ay, salamat naman. Sino bang hindi matataranta? Nakita niya nangyari sa papa niya. Nasaan na si Maurice? Nagpalagay po siya ng IV. Nandun siya. Pabayaan niyo na muna siya. Nagsisisi na rin siguro siya sa ginawa niya kanina. Gastrointestinal doctor siya tapos nakakita lang ng dugo na taranta na siya. Napaka-immature niya talaga. Babaan niyo na lang ang expectations niyo. Hindi lahat kagaya ni Dr. Lee. Kahit kalahati lang niya o kalahati na kalahati. Wala talaga siyang pag-asa. Gusto ko naman pag-usahin niyo kinagawa ko eh. Please, maglabas ka naman ng ihi. Sige na. Kumusta ng papa mo? Okay na ba siya? Sa tingin ko magiging okay naman siya. Dr. Harvey, paano namin i-maintain ang blood pressure niya? Oo, ayon sa pamilya niya, sanay siyang mataas ang blood pressure niya. Kaya kailangan mataas lang yun. oo nga pala. Dahil sanay na ang katawan niya sa ganun, doon lang lalabas ang ihi niya. Kaya i-maintain yung mataas. Kulang lang ako sa pahinga. Dok! Ginawa mo pa yung surgery kahit mataas na yung lagnat mo? Hahayaan mo bang mamatay ang pasyente dahil lang may lagnat ako? Lahat na lang ng doktor dito sa ospital hindi na available ngayon. Tayo na nga lang ang doktor dito. Tapos sinasagad mo pa ang katawan mo sa trabaho. Kaya naman hihimatayin ka na talaga. Lahat naman ng ospital kulang sa mga doktor. Anong ospital ba ang gustong mawala ng surgeons? Sige, magpahinga ka muna. Ang mama ko. Tinignan na siya ni Dr. Sarah. Maraming salamat. Salamat sa inyo.
Nurse Julia, bigyan mo siya ng sedative para makatulog. Apo. Matulog ka, ha? Kumusta si Dr. Jung? Nasa ICU kanina. Hindi ba binabantay ng papa niya? Hindi, umalis siya. Uy, Mauricio, humingi ka na ba ng tawad kay Dr. Jung? Ano? Bakit ko gagawin niya? Bakit? Nabutas mo yung artery at bumulwak yung dugo, tapos muntik nang mamatay ang papa ni Dr. Jung sa mismong harapan niya. Hindi ka man lang nagsorry? Doktor, ang mga ganun pagkakamali, nangyayari talaga sa surgery yon. At kung lagi ako magsusorry, sa susunod, hindi na lang ako mag-o-opera. O sige, sabihin na natin nagkamali ka. Kailangan mo pa rin panagutan ang nangyari kanina. Ang sabi nila, umupo ka na lang at nakinig. Anong nakinig ang sinasabi mo? Ha? Kilala mo ko. Dahil ba ako ngayon ang chief ng DMAT? Sinisiraan na nila ako? Ha? Hindi totoo yun. Baka sinungaling sila. Kung ganun, ano ba talagang nangyari? Ang totoo niyan eh. Yung papa ni Dr. Daphne, may specific body type siya. Yung artery at ang kanyang spleen, kakaiba talaga. Yung ibang parte, matigas. Yung ibang parte naman, napakalambot. Kung pwede kong gawin ang gusto ko, naku, bubuksan ko ulit yung katawan niya. Ipapakita ko sa'yo. Tama na yan. Patulugin mo na siya. Nandito ka pala. Kanina pa kita hinahanap. Kamusta na ang papa mo? Nagre-recover pa siya. Si Dr. Harvey nga pala, hinahanap ka rin niya. Bakit niya ako hinahanap? Siguro may gusto siyang sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung anong gusto niyang sabihin sa akin. At ayoko nang marinig yon. At wala rin dahilan para mag-usap pa kami. Alam ko kung gano'ng kasama ang loob mo sa kanya. Kaya lang, hindi mali ang ginawang pag-ayaw kanina ni Dr. Lee. Siguro. Kaya lang bakit gano'n? Nagawa niya akong tanggihan. Nang pumunta siya doon sa surgery, sana man lang maalala mo, si Dr. Harvey, nag-iisa lang siyang surgeon ng oras na yon. Alam ko yon, kaya lang... hindi ko matatanggap yung ginawa niya. Busan? Opo. Sa oras na makalabas ng ICU ang papa ko, gusto kong pumunta sa Busan. Alam ko, medyo mahirap, pero ililipat ko na lang siya. Nakikiusap ako sa inyo. Dr. Daphne.
Kung nagtagal man ako dito, nagawa ko na ang magagawa ko. Kaya gusto ko nang bumalik sa Busan. Wala ka na bang tiwala sa mga tao dito? Pasensya ka na kung na-disappoint ka at hindi kayo nagkakasundo. Ang totoo niyan, alam ko ang nararamdaman mo sa nangyari at ang pinagdadaanan mo ngayon. Kaya lang, gusto ko rin namang matulungan ng papa mo hanggang gumaling siya kasi yun ang trabaho namin. At para matapos na lahat ng ito ng maayos. Hindi ba tama? Naiintindihan ko naman ang ibig niyong sabihin sa akin. Kaya lang gusto ko na talagang bumalik sa Busan. Nakikiusap po ako. Daphne Jung! Hoy Daphne, tumingin ka dito! Hoy Daphne Jung! Hoy Daphne! Sandali Daphne! Ano ba? Tinatawag kita. Bakit hindi mo man lang ako pinapansin? Sino ba ako para pansinin pa kita? Daphne Jung! Ang alam ko, hindi ka gumigive up sa kahit na sinong pasyente. Pero pasyente rin ang papa ko, hindi ba? Kung ikaw ang gumawa ng surgery sa kanya, malalagay ba sa peligro ang buhay niya? Pero buhay siya, di ba? Hindi yun tungkol dun. Isang doktor ang anak niya, pero wala man lang ako nagawa para sa kanya. Salamat at lampas na siya sa critical stage, pero kung hindi nagkaganon, ano sa palagay mo ang gagawin ko? Wala akong pakialam kung sabihin mo hindi pa ako ganap na doktor. Kung gusto mo akong pagalitan, sige, gawin mo. Nang gawin ko ang surgery doon sa isang pasyente, wala talaga akong alam choice noon. Alam ko wala ka naman talagang choice noon. Alam ko naman yun eh. Kaya lang, sa tingin ko hinding-hindi ko makakalimutan yung ginawa mo. Yung ayawan mo ang sarili kong papa. Tatanungin kita, ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Bayo, mag-iingat ka ha! Basta magpagaling ka lang ng gusto! Huwag mong intindihan ang pagkapatakbo ng ospital. Sisiguraduhin ko na magiging maayos ang lahat dito. Okay? Auntie! Bakit niyo siya inaalis dito? Baka mas mahirapan siya sa biyahe. Dadalhin ko na lang siya doon sa Gapyong. Huli na para dumaan pa siya sa isang operasyon. Sa palagay ko naman, mas makabubuti sa kanya ang recovery treatment sa isang nursing home. At ang doktor doon, siya ang head ng neurology. Nakarecover sana siya kung natulungan namin. Sorry po talaga, President. Sigurado kung makakarecover siya. Magtiwala lang kayo. Oo. Maraming salamat, Julia. Hindi ko alam kung dahil yan sa aftershock o dahil yan sa walang kwentang Dr. Harvey na yon. Nangako naman si Director na siya na ang bahala sa kanya. Kahit man lang doon, makakapaghiganti na ako sa kanya. Kasalanan talaga ni Dr. Harvey to eh. Ay, nako. Huwag kang mag-alala, Nona. Gagawin ko ang lahat-lahat. Sige na, umalis na kayo. Secretary Lim. Po. Sige, sumakay na kayo. Alam mo bang daan? Opo. Gaano na siya katagal doon? Hindi pa ba siya dapat lumabas? May 10 minutes pa siyang natitira. Hindi ba natin ipapa-standby ang rescue team? Sinong tutulong sa atin? Tayo rin naman yun. Marami pa tayong oxygen tank, di ba? Marami pa naman, pero iche-check ko na lang ulit. Ay, dapat talaga sinumahan ko na lang siya doon eh. Harold, dalhan mo nga ako ng tubig. Sige.
Ay! Excuse me. May tao na ba kayong gumagawa sa pipeline? Wala pa dun. Papunta pa lang. Sige ah. Ay, dapat maaga tayong sinabihan ng fire department para may storya tayo eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Saan mo naman narinig yan? Ang pump technician ang nagsabi. Yun ang mangyayari. Kung ganun, kung manual ang gagamitin sa pump, ang current, masyadong malakas. Sa sobrang lakas ng magiging current, baka mapalayo sila sa pupuntahan nila. At dahil doon, mahihirapan silang labanan yun. At baka hindi nila magawa. Ang ibig sabihin nun, baka hindi na rin sila makalabas doon. Ay, malapit na akong mabaliw! Kung pakikilusi naman natin ang rescue team, magkukulaps ang buong pipeline. At pag nangyari yun, yun ang katapusan ng lahat. Ganun pa man. Buhay ng tao na kasalalay dito, hahayaan na lang ba natin? Sa totoo lang, huli na para umalis sila doon. Mas mahihirapan tayong ilabas sila mula sa ilalim. Sa pagkakataong ito, may mga kailangan magsakripisyo para sa ikabubuti ng nakararami. Opo, tama po kayo. Director, kailangan natin mag-focus mabuti ngayon. Ang ekonomiya ng South Korea, nandun nakabaon sa basement ng pipeline na yun. Ha? Yung base pump, sino nakakalam tungkol dun? Ako, yung technician. At kayo lang po, sir. Kung ganun, tayong tatlo, itatago natin to hanggang sa hukay. Opo. O sige, yung rescue team, sabihin mo mag-standby. At pag lumabas yung tubig, ipatala mo sila kagad, naintindihan mo? Opo, gagawin ko po. Hoy, kumuha ako ng tubig! Yes, Congressman. Babalik ka na, Baron? Oo. Pwede mong ilagay sa helmet to at kukunin namin ang gagawin mo. Magandang balita kasi to para sa mga kababayan natin nawawalan ng pag-asa. Hindi ko alam gamitin yan eh. Paano kukuha ng video? Huwag kang mag-alala sa pagkuha ng video. Gawin mo lang dapat mong gawin. Sige, lagay mo mabuti para hindi mahulog. Nasaan yung tubig ko? Ano to, camera? Ano yan? Para saan ang lubid? Bababa ako dun. Baka hindi na makabalik dito si Captain. Ano? Bakit? Ano ba yung pinagsasabi mo? Pag nabuksan niya na ang pump, malakas ang current dun. Baka hindi na siya makalabas dun. Ako gagabay sa kanya palabas. Italin yung mabuti tong lubid at pag nagbukas ang pump, hatakin niyo ng buong persa para makalabas kami. Kaya niyo ba? Akin na ang lubid. Akong pupunta. Ano ka ba naman? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Captain? Huwag mo akong gawing tamad na nagpapabaya sa tauhan niya. Pupunta ka dun, sinong mamumuno dito? Habang wala pa si Captain, sana naman ikaw ang magsabi sa amin ng gagawin namin. At isa pa, mas magaling ako sa'yo pagdating sa diving. Talaga bang kaya mo? Gagawin ko ang lahat para mailabas siya. Basta hawakan yung mabuti yung lubid. Basta hindi ko alam kung ano ang sitwasyon mo sa baba. Paano kung magka-problema ka? Paano namin yun malalaman dito? Pag natapos na kayo doon, hatakin mo ng tatlong beses yung lubid. Pag natanggap na namin ang signal, hatakin namin. Oo, oh, babalik ako. Harold, 1, 2, 3. Yun ang signal. Hmm.
Captain, huwag mong buksan yung pump. Pero, malapit na ako matapos. Pag pinihit mo yun, hindi na tayo makakalabas. Ano bang sinasabi mo? Pag pinihit mo yun, maglalabas na malakas na current ang base pump at hindi na tayo makakalabas dito. Seryoso ka ba? Totoo ba yung sinasabi mo? Totoo ang sinasabi ko. Halika na. Bilisan na lang natin ang pagpatsyak. Sabi hindi nga pwedeng bihitin, Captain. Ano ka ba? Pwede ba? Kaya natin yun. Kahit hintayin natin mawala ang tubig, maubos na naman tayo ng oxygen pag nagkataon. Makukulong tayo dito at hindi na makakalabas. Lumabas na tayo dito, Captain. Suicide yun pag pinihit mo yung pump. Makinig ka naman, lumabas na tayo dito, Captain! Kaya lang. Kailangan talaga nating pihitin yun. Itong dala nating oxygen, hindi na rin magtatagal. At sasabog na rin ang mga pipes. Magkukulaps ang mga building. At bago pa magkulaps ang mga yun, dapat wala ng tubig. Sa ganun maliligtas ang buong bansa at hindi mababangkrap ang Korea. Wala na tayong oras. Sabi ko na nga ba eh. Sasama ako sa'yo. Sige! Kikilalaanin pa nila ang paghihirap natin dito? Trabaho natin to. Anong magagawa mo? Paglabas natin dito, ilibre mo ako. Ayoko nang mumurize to at soju lang. Gusto ko tuna, ribs, at itoyo kayo tayo pupuntang dalawa. Tayo na. May tumunog. Pag nakita niyo yung signal, atake niyo agad. Umanda kayo. Okay. Okay. Sabi ni Harold, iday ko raw ang buhok mo kasi ayaw niyang may puti ang buhok mo. Siya nga rin marami ng puting buhok ngayon. Pag tinutokso ko nga siya, matanda ka na, galit na galit siya. Kaya alam mo, nagkukulay na rin siya ng buhok ngayon. Mama, naaalala mo pa nung bata pa kami? Nagka-trauma si Harold sa height niya. Ayan, nilagay na natin to. Oh! Ay, sandali lang ha. Two minutes na lang.
Ikuha niyo ako ng oxygen tank. Bababa ako dun. Sir, ginamit na ni Harold yung huling tangke. Hindi niyo ni-refill yung mga tangke? Nasira kasi yung pang-refill eh. Buwisit talagang buhay to! Nabuksan na ba yung pang? Ako rito! Opo. Para sa inyong kaalaman, hindi tamang nandito tayo. Pasensya na po kayo. Pakiusap, pwede dun muna kayo sa labas. Ah, okay, tama. Sagapan lang pala tayo dito. Sige na, halika na. Pag may kailangan kayo, sabihin nyo lang. Ang signal. Atak! Baka na-stuck sila! Hilahin niyo mabuti! Baka nga na-stuck sila! Humihinga pa siya! Sana naman magising na siya, Captain Sandro! Captain Sandro! Ayan, nagising na siya! Captain! Captain! Ayan, humawa na! Captain, umuwi ka lang ba? Nabuhay siya! Nabuhay! Teka lang, Captain! Sandali, Captain! Captain Choi! Buhay ka! Hindi siya basta tao! Dapat siyang parangalan! Captain, okay ka lang ba? Sinagkas mong ekonomiya ng buong Korea! Captain Choi! Mabuhay si Captain Choi! Nasaan si Harold Lee? Harold Lee? Hindi pa siya lumalabas. Sino yun? Ibig mo sabihin may kasama kang pumunta ron? Hindi pa tayo makakabalik doon. Kailangan balikan ko si Harold. Ikuha niyo ako ng oxygen tank. Huminahon ka muna, Chief Sandro! Si Harold! Pupuntaan ko si Harold! Captain! Captain! Hindi pa po nare-refill yan, Captain. Anong sabi mo? Walang laman ng mga tangking yan. At malakas ang current ng tubig doon! Hoy, ikaw! Ano? Mamamatay ng kasama mo doon! Ano pang ginagawa mo dito, ha? Patawarin niyo po ako. Chief, sana naman matauhan ka na! Shirley! Mamatayin ko sino mang pumigil sa akin! Pakiusap, Captain! Tama na! Tumigil ka na! Pakiusap! Papatay kita! Papatay kita! Nandun pa sa'yo! Tama na! Pinabuhay mo siya doon! Kailangan punta ko si Harold! Pupunta ko si Harold! Kailangan! Pupunta ko! Tama na!
Si Harold! Captain Joy, humihingi ako ng paumanhin. Ang buong bansa, hinding-hindi malilimutan ang kagitingan ng inyong kasamahan. Sir, Captain nyo. Joy naman! Congressman! Umalis kayo dyan! Alam mong mangyayari ito, hindi ba? Patawarin Sabi mo, hindi mo malilimutan ang sakripisyo namin. Tama! Hindi mo malilimutan ang sakripisyong to. Kasi alam mong mangyayari, di ba? O ano? Ngayon, anong gagawin mo sa amin? Sagutin mo ako. O sige, ngayon! Iligtas mo siya ng pera, ha? Marami ka namang pera at koneksyon eh! Iligtas mo siya, ha? Katulad may puro lang kayo utos! Bakit hindi kayo pumunta doon? Kami lang ba ang dapat mamatay? Hindi rin ba kami mga tao? Pumunta siya para iligtas mo doon! Hindi namin alam ang mangyayari, pero ginawa pa rin namin yun! Bakit ang pakalapit siya sa amin? Nakikiusap ako! Iligtas mo siya! Nakikiusap ako! Pitiwan niyo ako! Pakiusap! Patawarin mo ako! Pakiusap! I-rescue niyo sa doon! Tulungin niyo naman kami! Bigyan mo kami ng kagamitan! Nakikiusap ako! Patawarin mo ako! Huwag mo sabihin sa akin na patatawarin kita! Kasi mga tao rin kami! Mga tao kami! Gusto rin mabuhay! Patingin nga kung okay na ba yan. 5 minutes pa, tapos uhugasan ko na. Okay lang, di ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may kasama pala si Captain Joy na pumunta ron? Ngayon ko rin lang nalaman ang bagay na yun. Anong dahilan bakit di siya nakalabas? Pinatigil ko na yun kasi nakalabas na si Captain Sandro. Pag nawala na yung tubig, pakilusin ka agad yung electrical team. Opo, gagawin po namin agad yon. Secretary Lim, kunin mo yung polo ko sa kotse. Opo, sige po, sir. Ako nang gagawa niyan. Wala namang problema sa akin eh. Buti naman nag-improve na ang kondisyon niya. Ang galing talaga ni Chief Cam pagdating sa surgery. Nung nagpaalam siya sa surgery department, pinakiusapan nilang huwag siyang umalis doon. Kasi genius daw siya. Pero kahit na ganun, pumunta pa rin siya sa ER. Hindi mo siguro alam yun, di ba? Hoy Daphne, huwag ka nang magalit. Huh? Mabuti pa, ako na lang ang mag-aalaga sa kanya hanggang sa gumaling siya. Para hindi mo na siya dadalhin sa busan, baka makasama pa kasi sa kanya. Pag gumaling na siya, pwede niyang ituloy ang volunteer work niya at mapapasyal mo na rin siya sa buong Seoul. Tama ba? Hoy Daphne, sandali lang!
Dr. Harvey, pumunta ka muna sa labas. Bakit? May pasyente ba? Hindi dahil sa pasyente. Sa palagay ko, lumabas ka na lang muna para malaman mo. Gumaling na yung pasyente ko. Dr. Harvey! Saan ka ba pupunta? Maghintay ka muna! Abangan natin, baka may dumating na balita. Isa pa, hindi ka pa masyadong magaling. Sabi nila si Harold yun. Sabi nila, patay na si Harold. Naniniwala ka ba? Bakit ko kailangan maghintay dito? Ang sama niya talaga. Sabi ko, wala dapat mangyari sa kanya hanggang hindi pa gumagaling si Mama. Sabi ko, mag-iingat siya palagi. Alis dyan! Si Captain Choi, bumalik na siya sa pinangyarihan. Totoo ba yun? Yung sa kapatid kong si Harold? Hindi yan totoo. Ikinalulungkot ko. Totoo ba yun? Anong nangyari? Bakit ganun? Napuno ng tubig ang pipeline mula sa Han River. Isa siya sa nagayos. Mabuti pa maghintay ka na lang muna rito. Malapit nang mawala ang tubig doon. Hinahanap pa nila si Harold. Hindi. Si Harold, hindi pa siya patay. Nangako siya sa amin. Hanggang gumaling ang mama namin. Mag-iingat siya palagi. Nasaan na si Harold ngayon? Nasaan na siya, sabi? Harold! Doktor! Harold! Hindi pwede! Doktor, kailangan maghintay ka na lang dito. Pakiusap. Doon. Siguro naman. Baka makatulong ako sa kanya. Hindi niyo alam, baka humihinga pa siya doon. Nakikiusap ako. Dito ka na lang hanggang makalabas sila. Sabi ni Harold, nung naalala pa niya, ang lamig-lamig daw. At gustong-gusto niyang pumunta ng Seoul. Kaya sabi niya hindi maginaw. At gusto niya raw yun. Pero ngayon wala na siya. Tawarin mo kami. Patawarin mo kami. Hindi. Huwag kang humingi ng tawad. Isa akong doktor. Kaya nga, baka makatulong ako. Dalhin niyo si Harold dito, bilis. Mabilis ka na, dali! Okay ka lang ba? Si Dr. Harvey, maging okay kaya siya? Pinagsabihan ko siya ng masasakit na salita. Sabi ko, buti pa yung hindi niya kilala niligtas niya. Pero sa papa ko, hindi siya nag-opera. Sinisi ko siya ng muntik na mamatay si papa. Galit na galit ako sa kanya nun. Sabi ko, kinasusuklaman ko siya. Pero sa nangyari sa kapatid niya ngayon, hindi ko na talaga alam. Sigurado ako maiintindihan ka niya. Nahihiya ako sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nakakalungkot. Bakit ba nangyari ito?
Imbis na yung bangkay, inuna pa yung pera. Bakit mas inuna pa ng gobyerno ang bagay na yun? Siguro si Dr. Harvey, masamang-masama ang loob niya ngayon. Pakiusap, Chief Kang. I-consult mo si Dr. Harvey. Opo. Hindi pa natatagpuan ang katawan. Makakabuti siguro dito na natin gawin ang lamay para sa kapatid niya. Oh, wait, bakit? Ha? Hindi na empleyado si Dr. Harvey sa ospital na ito. At marami nang pinaglalamayan dyan sa labas. Alam mo, hindi na siya pwedeng tulungan ng ospital, lalo na sa ngayon. Ganun pa man, isang bumbero ang kapatid niya. At si Dr. Harvey, tumulong siya sa atin sa disaster na to. Hindi ba obligasyon natin na tumulong sa kanya? Hindi na ba tayo makikisimpatya? Nasisiguro ko naman na maglalaan ng lugar ang fire department para sa lamay niya. Kung papayagan natin yun at pupunta lahat ng firefighters dito, hindi kaya magkaproblema naman tayo sa dami ng mga taong pupunta rito sa ospital. Ha? Huh? Ang mabuti pa, bigyan na lang natin sila ng abuloy. Ano, Chief Kang? Rescue team, okay na ba kayo dyan? Matanda ka na talaga mag-isip, ha? Ano ka ba? Kapasar ka talaga! Isa lang, huwag ka masyadong mainit! Hindi ba dapat sabihin natin sa kanya na mabuti tayong namuhay habang natutulog siya, no? Ako na lang ang mag-aalala sa ibang tao. Kaya kung pwede, intindihin mo na lang si Mama. Kuryente na sa'yo, Wido? Opo. May kakunti na lang pong aayusin. Pagkatapos nun, magkakakuryente ng buong bansa. Eh, yung bangko? Pwede na bang magbukas ang mga bangko? Tama po kayo, sir. Ay, salamat. Sa inyong lahat, ang Seoul, hindi, ang Korea, ligtas na sa pagbagsak. Kaya ang ekonomiya ng South Korea, nalampasan na ang pagbagsak. Congratulations, Ate! Buti naman kung ganun. Congrats. Congrats. Congratulations, salamat. Ha? Congratulations, sir. Salamat. Good job. Galing! Papa? Gising ka na ba, ha? Alam mo kung nasan ka? Ah...
Na-aksidente ako. Munti ka nang mamatay. Alam mo ba, takot ako. Ang papa mo, hindi agad mamamatay ito. Kahit pa naging malubha ang sakit ko, nabuhay pa rin ako, diba? Kaya lang, nasa na si Longlegs? Huh? Si Longlegs, yung matangkad na doktor. Wala yata siya. Bakit? Umalis ba siya? Hindi ko alam kung makaharap ko pa siya. Pasensya na po. Daphne, bakit? Bakit ka nagkakaganyan, ha? Gusto ko nang mamatay dahil sa ginawa ko sa kanya. Ipagpaumanhin ninyo. Hindi nyo ba alam na malakas ang current pag binuksan ng base, ma'am? Wala ba nagsabi sa inyo? Maraming salamat. Hanggang nabubuhay ako, hindi ako makatitinging mabuti sa poste ng iwido. Hindi ko pababayaan na ginawin ka. Oh, wow.